Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong post ng RRQ Hoshi para sa di umano reveal nila dito nga sa kanilang lineup para sa susunod na season. Na kung saan kapatid kung ating ang titingnan ang larawan na ito ay mukhang may dalawang Pinoy na naman na maglalaro nga para sa karagdagang pwersa nga nila para sa paparating na season. Na una na ngang pinakilala ng RRQ Hoshi ang dalawang import nila at ito nga ay walang iba kundi sila Irad at ito ngang si Brusco. Pero sa panibagong post nga na ito ng RRQ, mapapansin nga natin kapatid na mukhang si Yawi nga itong isang to. Samantalang ito naman ay walang iba kundi ito ngang si Flap TC. Na kung saan kapatid, parang tinodo na nga ng RRQ Hoshi ang pag-i-import nila dito nga sa Mobile Legends. Lalo na't gusto na nga talaga ng RRQ Hoshi na makapagkampyon dito nga sa MPL Indonesia. Simula kasi nang naging import nga itong si Kyrie sa kupunan ng Onyx Esports ay hirap. Nahirap na nga itong kupunan ng RRQ na makapagkampyon dito nga sa MPL kapatid. Na kung saan kahit papalit-palit na nga sila ng players at nag-import pa nga sila nung nakaraan na si Naomi ay hindi pa rin ito naging sapat dahil syempre na upset nga sila dito sa playoffs at hindi man lang nakatungtong dito nga sa grand finals ng MPL Season 12. Kaya naman kapatid, sa panibagong season nga na ito ay panibagong roster change para nga dito sa RRQ Hoshi. At matapos nga ang 12 na season kapatid, finally ay kumuha na nga ng import itong RRQ Hoshi na galing nga dito sa Pinas. Minsan na nga kumuha ng coaching staff itong RRQ na Pinoy at ito nga ay si Coach Arcadia kapatid. Pero this time naman kapatid, players naman ang kanilang kinuha, sila Irad at Brusco nga ang naunang ipinakilala dito. At marahil sa mga susunod na araw nga kapatid ay makita nga natin itong sila Yawi at pati na rin itong si Flap TC di umano dito nga sa kupunan ng RRQ Hoshi. Kinatuwa naman ito ng mga fans ng RRQ kapatid dahil syempre alam naman natin ang kalidad nga ng laruan nitong ang Yawi dito nga sa MLBB, pati na rin eto ngang si Flap TC na kampiyon pa nga dito sa World Tournament ng Mobile Legends. Kumbaga dyan pa lamang kapatid ay masasabi mo na na palong-palo nga itong RRQ Hoshi para nga dito sa MPL Season 13. At kung ating ding titingnan kapatid, lubos-lubos nang mahirapan itong Onyx Esports para sa susunod na season. Kung yung mga nakalipas na season nga sa kupunan ng Onyx Esports kapatid ay makikita talaga natin na balagbag at talagang nangibabaw talaga itong kupunan ng Onyx Esports sa mga nakalipas na season ng MPL Indonesia. Pero this time ay magiging contender na naman nila itong kupunan ng RRQ. Pero syempre, ang malaking katanungan nga kapatid ay kung pwede ba na mag-import muli itong RRQ at idagdag nga nila ito dito sa lineup ng MPL. Dahil kung ating ang titingnan kapatid, sa lahat nga ng mga kupunan na may mga import na mga Pinoy, dadalawa lamang yung pinakamax na import nila sa kanika nilang kupunan. Kung tatlo man sila kapatid na mga Pinoy, ang isa nga doon ay coach. Kumbaga kapatid, kung titingnan, parang dalawang import lamang ang ina-allowed na pwedeng maglaro nga kasabay ang tatlong local players nga dito sa MPL. Sa madaling salita kapatid, okay lang naman mag-import at max nga nito ay dalawang foreign players at ang tatlong players nga kapatid ay dapat local yan. Nakagaya nga nung nangyari dito nga sa Geek Farm Indo nung nakaraan. Sa Hades nga kapatid ang core at si Baloyski naman ang nagsilbing room nitong Geek Farm Indonesia. Kaya sa tingin ko kapatid ay pangahype lamang yan ng RRQ Hoshi at wala marahil tayong makitang Yawi lalong lalo na itong Flap TC sa kupunan ng RRQ. Dahil kung ating ang matatandaan kapatid, kaagaling lamang sa kampyonato nitong ang ni Flap TC dito nga sa World Tournament ng Mobile
Mumbai Legends kaya sobrang labo nga nito pakawalan ng Ipebren kapatid kung si Yawi pwede pa dahil talagang ayaw na nga ni Yawi na magbalik pa dito nga sa kupunan ng Echo PH. At kung sakaling totoo man kapatid na kukunin nga ng RRQ itong si Yawi kapatid, dito natin mapapatunayan na pwede ang tatlong import sa iisang kupunan. Pero uulitin ko lamang ang sasabihin ko, dalawang import lamang ang pwedeng maglaro kasabay ng tatlong local player ng isang kupunan kapatid, at hindi nga dapat ito sumobra pa sa dalawa. Kumbaga, baka itong si Brusco ay ibang ko at itong si Yawi ang ipalit nga sa kanyang pwesto pag nagkataon. Baka ganyan lang ang mangyayari sa kanila. Totoo nga ba yung bagay na yan kapatid, na itong si Yawi at itong si Flap TC ay mapupunta na sa RRQ? Malalaman natin yan sa mga announcement ng RRQ Hoshi. Sa pagpapatuloy nga kapatid, usap-usapan din ang post na ito na kung saan naispatan nga itong si Baloyski na nasa squad na nga ng Smart Omega. Sa madaling salita kapatid, mukhang nangangamoy Omega na nga itong si Baloyski, at baka sa susunod na season ay dito na nga maglaro itong si Baloyski sa kupunan ng Smart Omega, lalo na't nung nakaraan ay usap-usapan na di umano magre-retiro na daw itong si Idol Chakno at hindi na nga maglalaro para sa susunod na season. Samantalang itong si Eto Max nga kapatid ay magbabalik nga bilang coaching staff ng Smart Omega, since wala nga itong si Idol Chakno pag nagkataon kapatid, kinakailangan nga ng Smart Omega ng napaka-solid na tank para sa susunod na season, at hindi talaga malabo sa kupunan ng Smart Omega na kunin nga itong si Baloyski, dahil alam naman natin na mayaman nga itong organization ng Smart Omega. Magandang pangitain nga ito pag nagkataon, dahil syempre alam naman natin ang laruan nga ng isang Baloyski. Samahan mo pa nga ito ng rumor na di umano dito nga mapupunta itong si H2O. Kumbaga, yung dating magkakampi nga kapatid na si H2 at itong si Baloyski noong nasa Dream High pa lamang sila ay magsasama nga ulit dito nga sa kupunan ng Smart Omega. Tila'y magiging reunion nga ito para kila Idol H2 pati na rin dito nga kila Baloyski. At sana rin talaga kapatid ay makuha na nga ni H2O ang kanyang kampiyonato dito sa kupunan ng Smart Omega. Well, rumor pa lamang yung mga bagay na yan, at hanggat wala pang ang official announcement kapatid, lahat ng yan ay haka-haka lamang at wala pang ang katotohanan. Pero syempre sa mga nakikita nga nating mga proof kapatid, posible talaga na dito talaga mapunta itong si Baloyski at pati na rin ito ngang si H2O. Base nga yan sa mga kumakalat na rumor patungkol nga sa kanila. Pero syempre kapatid, sobrang laki nga ng offer dito nga kay Baloyski, at baka malabo nga itong makuha ng Smart Omega pag nagkataon, o baka pang-hype lamang ni Baloyski ang pagsali nga dito sa squad ng Smart Omega. Lalo na't itong si Baloyski nga kapatid ay kasalukuyang nagpapahinga rin dito nga sa Pinas habang hindi pa nga sila nag-uumpisang mag-insayo para sa susunod na season. Alam naman natin na maraming ang pumapatol sa mga posting na yan na mga pro player, pero ang ending nga kapatid ay hindi nga nila lilisanin ang kanilang kupunan dito nga sa Indonesia. Nandun ka na nga sa Indonesia, ba't babalik ka pa dito sa Pinas, di ba? Alam naman natin na doble-doble nga ang sweldo ng mga ito. Bukod pa nga dyan syempre na idala nga ni Baloyski sa kampiyonato, although hindi nga sila nagkampiyon, pero at least yung nakaraang season nga yung pinakamagandang run ng Geek Fam Indo dito nga sa MPL Indonesia Season 12. At dahil syempre yon dito nga kila Baloyski kapatid, kung hindi dahil kila Baloyski ay hindi nga maabot ng Geek Fam Indo ang natatamasa nila dito nga sa MPL Indonesia, dahil nagmisto lang, punching bag lamang itong Geek Fam Indo noong wala
wala pa nga itong si Baloyski sa koponan na ito. Pero syempre, mas maganda talaga kapag si Baloyski ay makakapasok nga dito sa Smart Omega kapalit nga ni Idol Chaknu. Andito rin itong si H2O.